Ayun, sirado. Ayun. Hello mga boss, magandang araw. Welcome sa isa na namang episode sa ating channel. Kung nakikita nyo, ito yung sinabi ko nung nakaraan kong video na itetest natin. May tatlong variety siya. Black, colorless, at saka itong puti. Ngayon ay itetest na natin siya kung gaano siya ka-effective. Maganda siguro itong gamitin sa mga bubong, yung may mga butas, yung mga tumutulo na bubong. Ito, kung nakikita nyo yung ating planggana, may crack. Tapos, titingnan din natin kung pwede ba siya sa styrofoam. Tapos ito, basurahan namin. Ang gagawin ko mamaya, bubutasan ko yan sa puwit. Tatry natin kung kaya niyang i-seal. Nag-open na yung crack pagka dinidiin mo. So ang gagamitin ko dito ay itong colorless para hindi siya pangit tingnan. I-shake natin. Sabi sa instruction dito, shake 30 seconds. Ayan, shake natin ng 30 seconds. Ayan, bumubula siya. Nandito, wala, meron pa. Uy, masyado yatang dikit yung ating pagka-apply. Ayan, tumutulo na siya. Sobra ang aking nilagay. Kala ko para lang siyang tubig. Habang pinapatuyo natin yan, ito naman ang gawin natin. Ayan. Dami ng butas niyan mga boss. Ayan oh. Kita nyo yan ha. Yan, itong black ang gamitin natin dito. Shake natin ng 30 seconds daw, sabi. Uy. Malakas masyadong pressure niya. Ayan, no? Tumutilapon siya, oh. Dito tayo banda. Para hindi matapunan yung ating dingding. Dapat kasi sa labas ako nito, eh. Naingay kasi sa labas, daming bata. Nanonood na naman yung mga yan sa ginagawa natin. Ayan. Make sure na natabunan lahat. Ayan, may mga tumala, tumatapo na. Nasa natin mga boss. Pagalitan tayo ni Mrs. nito. Ayan mga boss, oh, natabunan niya. I-check natin yan ulit mamaya kung merong mga na-miss tayo na spot. Patuyin muna natin. Tapos, kung pwede pang, kung ano pa na mag-spray pa tayo ng pangalawang coat niya, gawin ulit natin. So, mayroon pang isang bagay na gusto kong i-test. Sa mga gustong gamitin ito sa styrofoam, tatry natin. Tingnan natin, baka tutunawin niya lang itong styrofoam. Isprayan natin nung white. Yan ang white. Kunti lang ilagay natin. Makikita na natin kung pwede ba siya sa styrofoam. Ayan. Ayan, para siyang kumukulo. So mga boss, habang pinapatuyo natin, ito muna, tirahin natin itong ating bubong dito. Kita nyo yung mga nandyan. Ayan o, oh, mga butas yan mga boss. Ayan pang isa. Tingnan natin kung maano ba natin sila. Ayun, sirado. Yung dito sa kabila. Ayun. Hindi na siguro maglilake yan pagka natuyo yan, mga boss. Okay siya. Galing. Ayan na mga boss, ang resulta sa ating styrofoam. Hindi siya pwedeng gamitin sa styrofoam. Niluluto niya ang styrofoam. Hindi ko ito nakita kanina. Yan o, oh, may crack pa siya o. Itong dito, na-spray na natin. Pero itong dito, hindi ko nakita. Lagyan ko ng sapin mga boss. 20 cm away. Yan. Ayan o, oh, medyo tuyo na siya. Pero kung nakikita nyo, may mga marka pa rin ng crack. Yung mga binutas natin ng kutsilyo. Isprayhan pa natin siya konti kasi kung nakikita nyo itong part na ito, yung medyo lumubog kasi medyo lumaki yung butas dito eh. Nilakihan ko yung sadya. So, lagyan natin siya ng pangalawang coat. So, lagyan ko na ng pangsangga dito para wag nang kumalat mga boss. Ayan.
pagka talagang kinapalan mo siya, talagang nawawala yung butas, tuyo na yung sa ating planggana. Testing natin kung magli-leak ba. Tingin ko wala naman tumatagas. Effective siya mga boss. Kung basa ba yung wet. Ayan, mukhang basa siya pero hindi yan basa. Kasi ano yan eh, yung sa seal spray natin. Yung colorless niya mga boss, talagang colorless siya. Ayan oh, parang dinuraan. May mga bula-bula kasi. Ewan ko kung may technique siguro yung pag-spray niyan para hindi siya magbula-bula. Pero nakikita niyo, nagbubula-bula siya. Pero okay siya. Ang tawag pala ng chemical na ito ay liquid rubber. So ito, crack. Kahit mag-move-move yan, hindi yan siya basta-bastang matanggal kasi rubber siya. So ito na yung balde mga boss. Ito, kita nyo itong ito dito banda, oh, medyo malalim. Malaki kasing butas nyan. Pero sa tingin ko, nasirado na yan. So lagyan na natin siya ng tubig. Medyo malambot-lambot pa itong mga dito na part. Wala na akong oras. Tingnan natin ngayon. Tuyo yung puwet niya. Kalate lang siguro ang ilalagay natin para hindi naman sayang ang tubig. Ngayon, pagka nag-leak yan siya, itong ating nilagay na sapin dito, basa ito. So, tingnan natin ngayon. Tanggalin nga natin to. Uy, merong tumulo mga boss. Meron siguro tayong na-miss na spot. Ayan o, oh, merong tumulo. Ayan, tumutulo nga. Buhos natin to. Tingnan natin kung saan yung area na yun. Ayan, yung malaking butas na ginawa ko, doon siya tumulo. Hindi pa kasi tuyo. Ayan o, oh, dapat pinatuyo muna ng maayos. Pero pagka inisprehan mo pa yan ng isang coating pa, okay na yan mga boss. Yan yung bubong na inisprehan natin kanina, nawala na yung butas. Pagka umulan, hindi talaga yan tutulo mga boss. Ayan o, oh, wala na yung butas eh. Nasirado na. Ang masasabi ko sa product na ito mga boss, para sa akin ang highly recommended. Marami pa akong magagamit, tatlo yan. Sa halagang 1,200 mga boss, 1,197 eksaktong price niya. Okay na siya. Marami kang mapaggamitan nito. Butas na dingding, I mean butas na bubong, yung gulong mo, yung interior, pwede rin kasi may nakita ako sa kanilang website, in-apply sa interior, pwede. Yung mga nag-crack mo na mga balde, tabo, palanggana, yung mga matagal ng gripo na nasira na siguro yung teflon, pwede mong isprehan nito mga boss. For more info about this product mga boss, check nyo na lang yung website nila, sealsprayph.com. Lilink ko na lang din sa description sa baba para makuha nyo ang ano, pwede kayong mag-order doon sa kanila. Hanggang dyan muna mga boss. Kung nagustuhan nyo, like. Kayo pong bahala kung dislike nyo. Tapos kung gusto nyo po, kung okay lang, share nyo po sana. Sa mga hindi pa nakasubscribe, sana'y mag-subscribe kayo mga boss. Hanggang dito muna. Keep safe always mga boss. Paalam.